Ito guys, once na nakuha mo yung ibig kong sabihin, yung aking pinupunto dito, eh siguradong makakawala ka na sa ula. Alam ko pipiliin mo yung isa dito dahil mas maaatin mo naman siguro yun kaysa naman yung isa na nagpapapretend ka na kaya mo sigurong ganyan pero hindi mo naman pala kaya. At nakikita mo na halos yung sinasahod wala nang natitira. Lagi na lang pinababayad mo sa inyong mga debts na alam mo naman na sobra-sobra ang kanilang mga ginagawa. Na sobra-sobra na ang kanilang mga interest penalties. At puro na lang partial ang ginagawa mo. Alam ko, pag once na pinili mo to guys, makakawala ka na sa ula. 2024 na, ngunit lubog ka pa rin sa ula. 2024 na, ngunit hindi ka pa rin nakakawala sa ula. 2024 na, ngunit nakatali ka pa rin dyan sa ula. Guys, ito ang itanong nyo sa inyong sarili. Paano ba makawala sa ula? Kaya nyo bang mapahiya o malubog sa pagkakautang? Once na may mapili kayo dito at mas kakayanin nyo, yun ang gawin nyo. Ayaw ko guys na direct na magsabi sa inyo na ito yung dapat nyo gawin dahil mismong mga attorney, kung inyong mapapansin, kahit mismong mga attorney, hindi ipinapayo ang hindi magbayad. Sana guys, malaman nyo o maintindihan nyo yung nais kong tumbukin dito. Masama din na sabihin na, direktang sabihin na huwag tayong magbayad. Dahil once na mapatunayan na mayroon kang bad faith na intensyon na hindi talaga magbayad, diyan napapasok ang salitang fraud or estafa. At diyan na kayo guys makukulong. Kaya intindihin nyo guys yung ibig kong sabihin dito na dapat magpakita rin kayo ng in good faith kayo na nagbabayad din kayo ng inyong mga debts or mga pagkakautang. Kaya once guys na pumasok ka sa ganito, hindi yung nag-install ka tapos balak mo na talaga, intention mo na talaga na hindi magbayad. Kaya dapat naman guys, magpakita kayo ng in good faith kayo na nagbabayad kayo. Sabihin na natin na kaya hindi na kayo nakapagbayad dahil nawalan kayo ng trabaho, hindi kaya nagkasakit kayo, hindi kaya naman gipit na talaga kayo, hindi nyo na kayang bayaran, kaya nahinto na kayo sa pagbabayad. Yun, may tuturing pa yun na mga in good faith kayo dahil hindi nyo naman talaga intention na hindi magbayad. Dahil nagkaroon lang naman ng mga dahilan kaya hindi kayo na nakapagbayad. Kaya ang kaso nun, hindi kayo makukulong. Ang in bad faith naman guys, yung intention talaga na mangluko ng kapwa. Kumbaga, nag-install ka ng mga ula tapos balak mo talagang hindi magbayad. Hindi lang mga ula guys. Pwede rin sa kaibigan, katrabaho, o kakilala. Basta ang intention mo mangluko, hindi talaga magbabayad. Doon ka makakasuhan guys ng estafa or fraud. Nang loko ka talaga. Di kaya naman, gumamit ka ng faking pangalan, faking valid ID, at iba-ibang mga dokumento na piniki mo talaga. Tapos, yung totoong address mo hindi mo binigay. Kaya doon ang nagkakaroon ng pangluloko. Kaya mag-ingat kayo guys, huwag na huwag kayong gagawa ng hindi kakabuti dahil
sumati niyan guys. Hindi mapahamak ang inyong mga sarili. Ngunit magpapasalamat kayo guys kung hindi kayo makakasuhan ng crude or estafa. Dahil may napanood ako sa isang vlog ni Attorney Claire Castro na wala pa daw ula na nagpunta ng korte upang magsampa ng kaso. Kung sa tingin niyo eh may ginawa kayo na mali, na nanluko talaga kayo, dahil ayon sa pagkakasabi ni Attorney Claire Castro, wala pa daw ula na nagreklamo sa korte. Dahil ang mga ula guys, illegal kasi ang mga yan, kaya sila yung mas natatakot na magreklamo. Illegal kasi sila dahil kumukuha ng mga data privacy tulad ng mga contacts at ng haras. Kaya takot sila din na magpakita. Pwede rin kasi kayong mag-counter affidavit na hinaharas kayo or may death threats na kayo. Basta yung mga ganyang bagay, takot sila na lumabas. Kaya doon din kayo makakaligtas. Pero sana guys, hanggat maaari, kung makawala ka na dito sa ula, sa mga ula, dahil alam ko hindi lang isa, dalawa, tatlo yung mga ula nyo. Kapag once na nakawala na kayo dito, huwag na huwag nyo lang uulitin o babalikan. Uninstall nyo na lahat yan. At sa mga bago ko pong subscriber, please pakinood po yung iba ko pang mga uploads na hindi nyo pa napapanood. Ang lahat po ng ito ay for motivational videos para sa mga victim ng mga ula po. Sana mapanatag na kayo ngayong 2024. Dalangin ko na matahimik na ang inyong buhay pag once na nakawala na kayo sa ula. Hindi naman natin, alam ko hindi naman natin kagustuhan ito. Kaya maging matapang lang guys, huwag susuko sa laban. Hanggat may buhay, may pag-asa guys. Kaya huwag kayo mawala ng pag-asa. Yun lang guys, thank you.